told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Kumusta mga ka-GP? Muli po tayo nababalik, no? Kung naalala nyo yung nakarating video tungkol sa pagpipintura, tungkol sa varnish finish, kung saan di natin natapos kasi sa sobrang haba, pinutol natin yung video. So di natin naabot yung finishing, kung saan yung ipapakita natin yung pag-aaspi. So andito na tayo ngayon sa exciting part, no? Kung saan ipapakita na natin yung pag-aaspi, yung sikreto, kung paano gagawin yung pagpipiki, pag-design ng varnish. Kasi pipinturahan natin to ng ano, ng puti lahat. So kailangan nating palabasin kahoy ulit. So balikan lang natin, no, yung mga nakaraan natin na ano, video. Balikan lang natin saglit. So nakaraan natin video, pinapakita natin yung pag-toklap, yung preparasyon, kung saan tinoklap natin yung dating pintura. At natuklasan natin na ang gamit pala nila ay latex lang. Latex lang yung ginamit nila na pintura sa pagbabarnish. Pati yung preparasyon natin din, kaya napakadaling ano, katanggal. At nakita din natin, nung tinanggal natin yung pintura, naglalabasan din yung malalaking awang kung saan kailangan nating masilyahan yung mga nalakihang mga butas. At dahil doon, dahil tanta ng masilya, talagang kailangan nating burahin lahat ng kahoy, pati yung mga masilya, para di makita. At saka, gawa natin ulit ng aspi, kasi varnish nga to, kailangan nating lagyan natin ng wood grain para lumalabas na kahoy ulit. So sa part 2 na to, na video na to, dito natin papakita yung pag-aaspi natin hanggang sa finishing. So okay, start na tayo. So tapos na tayo sa preparation, no? Umpisa na natin yung pag-aaspi. Pero bago yan, lilihain muna natin to, itong kahoy na namasilihan na natin gamit ang lacquer spot putty. Next, pahiram na natin ang pinaka primer natin. Ito yung magsisilbing background na kulay sa ating wood grain. Ang gamit ko nga pala nitong materialis ay lacquer primer surfacer. Ngayon, tapos na yung ating background, yung gusto nating kulay na background. Dito na tayo pwedeng mag-aspi or wood grain gamit ang basahan, brush, or cleaning tools. Pero para sa akin kasi, magalit mong gano'n, hindi mahirap na gamitin natin ang cleaning tools gawa ng maraming sulok. Pagdating kasi sa sulok, kailangan walang putol. Yung walang maipong wood grid sa sulok, yung walang maipong woolwood steel. Ngayon, ang materials nga pala natin ginagamit dito ay woolwood steel na buisin. Maraming pagpilian yan, mayroong maples, mahogany, so oak wood. Pili lang kayo kung anong gusto nyo. Pili nyo rin laruin yan. Gamitan nyo ng titikulor para may iba yung kulay. So dito, ang ginagamit namin dito ay brass. Napapansin yung basahan, tapos brass ang gamit namin. Kami gumagamit ng grinding tools, gawa ng hagdanan. Pag medyo malapad, yun, pwede natin gamitan ng grinding tools lalo sa ano. Kung gusto mong meron mong buko-buko, oh, doon. Maganda yung grinding tools na yun. Next, dito na natin ipitin ng sanding sealer yung ating oil wood steel. Sa ganun, hindi na ito basta-basta magagas kasi pinaipit na. Hindi na ito na basta-basta na puta. Tapos, pahiram natin ulit ng woolwood steel. Dito natin laruin yung, halimbawa, nakulangan tayo sa kulay. Dito natin dadagdagan para maging pati-pantay siya. Kung yung napangitan tayo, dito natin ulitin. So at kung masyadong maliwanag, dito natin tutublian. Bugahan natin ulit ng sanding sealer. Pero sa pagkakataong ito, yung sanding sealer natin na binubuga ay may kulay na. Sa inyo naman yan, kung open na sa inyo yung kulay ng ano, yung varnish, pwede yung wala ng kulay, yung clear na lang. Pero pa sa akin kasi gusto kong palalabuin yung aspi, no, para di masyadong halata.
Halimbawa, mayroong hindi masyadong na perfect na pag-aspi, yung mood grain niya hindi masyadong maganda. Lalabuin natin ng konti para naman hindi masyadong halata. Gamit ang sanding sealer na may kulay. Medyo patilimin lang natin ng konti. Pag natuyo na, lilihain na natin. Gamit ang liha na 400 or di kaya kung gusto mo mas kinis 1,000. Then, top coat na. Hubugan natin ng polyurethane. Tapos, patuyuin ulit. Liha ulit. Masimas ng liha. Tapos, pinaka-final coating na polyurethane ulit. Yun ang pinaka-top coat natin. Polyurethane. Okay. Sana may natutunan kayo sa video na ito kahit pa paano. Ay, may nakuha kayo idea kahit pa paano. So, dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. At kita-kita tayo sa sunod ng mga video. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never